Lahat ng may buhay, malaki man o maliit, may mahalagang papel na di dapat iwagdi. Kahit ang mga organismong di nakikita ng mga mata, may kontribusyon sa balanse ng sistema. Hello everyone! In today's video ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang silbi ng rice paddies o dayami sa aming manukan. Isang kahig, isang tuka. Yan ang paboritong gawin ng mga manok. Kinakahig nila ang lupa upang makatuka ng mga butil at mga insekto. Mas maraming makakahig, mas mataba ang mga manok. Paano ba paon na rin ang lupa upang maging sagana ito sa mga organismong pwedeng kainin ng mga manok? Panahon na ng anihan ng palay. Dito sa aming lugar, sinusunog ng farmer ang mga dayami upang maging kataba sa lupa. Kaya bago pa masunog ang mga dayami, nagakot na agad ang asawa ko upang magamit namin sa poultry at sa garden. Mapapakinabangan ng manok ang mga tira-tirang butil ng palay. Mas masaya at masigla ang mga manok kapag may kinakalkal sila. Mas healthy ang karne ng manok na laging nangangalkal dahil mas kaunti ang taba. Ang paglalagay ng dayami ay may pakinabang bilang sa mga manok, kundi pati sa mga bulate, insekto at microorganisms. Ang dayami ay tumutulong upang ma-maintain ang moisture sa lupa. Magiging magandang tirahan ito ng mga bulate, insekto at microorganisms. Ang mga nabubulok na dayami ay pagkain ng mga ito. Mas maraming pagkain, mas mabilis silang dumami. Siguradong marami ang dadayo, magdilipat bahay para mapiparty. Kapag maraming bulate, insekto at microorganisms, maraming snacks ang mga manok. Libreng pagkain na ito, kaya mas tipid na sa patuka. Masaya ang mga manok, masaya din ang farmer. Sa paglalagay nito, siguradong tatagaktak ang pawis mo. Ganyan naman talaga kapag nagsusumikap ang tao. Mas masarap anihin ang magiging bunga nito dahil literal na pinaghirapan mo. Siguraduhin maging maingat kapag may dayami sa poultry. Mabilis itong magliyab kapag nasindihan. Kaya huwag basta-basta magtakong ng upos ng sigarilyo o magsiga malapit dito. Kung ayaw niyong matusta ang pinaghirapan niyo. Kapag nabulok na ng tuluyan ang dayami, magiging parte ito ng lupa. Siya namang kakahigin namin kasama ang mga ipot ng mga alaga. Ang mga kinahig ay pabubulukin pa ng ilang buwan at siya namang gagamitin pataba sa mga halaman. Mahirap maging magsasaka. Babad ka sa init ng araw, hahawak ka ng lupa. Pero kung makakagawa ka ng magandang sistema,
Lahat ng elemento ay kikilos para sa pangkalahatang kapakinabangan. Walang masasayang, lahat may pakinabang, lahat makikinabang. Kung may natutunan ka, please give this video a thumbs up. By supporting our channel, we support our dream. Thank you for watching. Don't forget to subscribe!